Taong 2010, umugong ang balita sa buong Kamaynilaan. May kumakalat di umanong serial rapist at ang target itong biktimahin, mga dentista. Lumapit siya ngayon sa akin na nakababa, pasabukas yung pantalon niya. Ano ang motibo ng suspect at bakit mga dentista ang kanyang pinupuntirya? Hinarikan pa niya ako, sabi niya, babalikan kita. Pagbalik ko, mag-sex tayo. Nana! Nana! Ito kasing dental clinic, kaya very isolated, no? Sila po ay minsan na dadalawa lang kayo sa loob ng iyong klinika. At masasabi natin na ang dental clinic, nakita namin, very soft target. Magandang gabi. Ako si Martin Andanar, ating tuklasin ng bawat mangyayari at alamin ang buong katotohanan sa dentist serial rapist dito sa Crime Classic. Mayo nung nakaraang taon, isa si Dr. Mercy, hindi niya tunay na pangalan sa mga dentistang na biktima ng pinaghinalaang serial rapist sa Kamaynilaan. Ang modus operandi ng suspect, magpanggap na pasyente. At pagkatapos ay pagnanakawan at walang awang momolestyahin ang mga biktima. Normal na buhay lamang na may tuturing ang buhay ni Dr. Mercy. Mayigit 20 taong dentista, may dalawang anak, at may maliit na klinika sa Maynila. Namumuhay sila ng normal, regular, katulad ng iba. Simple lang ang buhay. Papasok sa klinika niya, siguro the whole day up to 6, 7 o'clock in the evening, hatid ang mga anak sa school, at sunduin ang mga anak sa school. Ganun yung pattern ng buhay ni Doktora. Araw-araw dinarayo ng mga pasyente ang kanyang klinika. Mayo 26 ng nakaraang taon. Ang isang tipikal na araw ni Dr. Mercy, mauuwi pala sa trahedya. Alauna ng tanghali, isang hindi inaasahang pasyente ang bumisita sa kanyang klinika. Sir, ano problema? Sumasakit ng ngipin ko eh. Papabunod sana ako. Around 1:30 ng hapon, May 26, 2011, kumatok ang akusado sa dental clinic ni Doktora at he informed them na magpapaservice po siya dahil meron siyang toothache. Kailangan ata ng filling, ng pasta. So, Doktora even gave him the service that he wanted. Binayaran pa nga niya si Doktora ng 200. Ilang sandali pa, matapos pagserbisyuhan ng pasyente, idineklara niya ang maitim na balak sa dentista. Hold up to! Ano gawin mo sa amin, sir? Parang awa mo lang kami saktan, sir! Ang lalaking pasyente, hold upper pala. Inantay niyang umalis yung ibang pasyente. And in fact, right after that, last patients left the dental clinic, nagdeklara siya ng hold up. Wala na siyang inaksayang oras. Ang ginawa niya, sinara niya yung accordion door, nilock niya from the inside, at nilagyan niya ng closed yung dental clinic. Nilimas ng suspect ang mga bagay na mapapakinabangan sa loob ng klinika. Hindi pa siya nakontento dahil pati ang pobreng si Dr. Mercy pinagdiskitahan din niya. Pakiipot pa. Walang awa niyang pinagsamantalahan ang nooy walang kalaban-labang dentista. Dahil sa panakot na lalaki, hindi na rin daw nagawang manlaban ni Dr. Mercy. Narinig na lang nila, pinagbantaan sila nung akusado na wag nang mag-attempt tumakas or wag man pagkatapos ng pangyayari na wag magsumbong kahit kanino man. Dahil babalikan sila anytime. Habang tinatali niya yung mga biktima, ang nire-rape niya, tinututukan niya ng kitchen knife sa neck
yung mga victim. At the same time, tinututukan ng barel. Matapos may sagawa ang pagnanakaw at pangahalay sa dentista, mabilis daw siyang umeskapo. Tinatayang bit-bit niya ang perang nagkakahalaga na mayigit kumulang 25,000 piso, mga alahas, cellphone at iba pang kagamitan sa klinika. Matagal na raw modus ng suspect ang pang-hold up sa mga klinika ng dentista. 25 cases ito, no? Bali, mayroon tayong 14 sa QCPD area, sa Quezon City. Meron din tayo sa Manila, isang kaso. Meron din tayo sa Eastern Police District na tatlong kaso. Meron din sa Southern Police District na tatlo. Meron din sa Bulacan na isa at meron din sa Tarlac na isang kaso. Naka! Sino at ano ang pagkatao ng hold-upper na ito? Ano ang nagtulak sa kanya para biktimahin ang walang kamalay-malay ng mga dentista? Sa pagkakadakip sa pangunahing suspect na si Albert Galang de la Cruz, isa-isa nang naglitawan ng mga reklamo laban sa kanya. Pagnanakaw, rape at pangmamolestya ang kanyang kinaharap. Nga! Nga! Pero ano ang nagtulak sa suspect para gawin ang makamundong krimen? Mga maliliit na klinika ng dentista ang target ng suspect sa kanyang modus na pagnanakaw at pangmamolestya. Ayon sa imbestigasyon ng pulisya, mas madali raw para sa kanya na pasukin ang mga ganitong tipo ng establishmento. At isa na nga rito ang klinika sa Manila ni Doctora Mercy. Ayon kay Police Chief Inspector Ferjen Torred ng Parañaque Police District na namuno sa imbestigasyon ng kaso, hindi raw kapansin-pansin ang masamang balak ng suspect dahil sa maliliit na klinika lamang ang kanyang pinupuntirya. Bawat pumapasok kasi rito ay itinuturing pasyente. Ito kasing dental clinic ay very isolated, no? Sila po ay minsan na dadalawa lang kayo sa loob ng iyong klinika. At masasabi natin na ang dental clinic, nakita namin, very soft target. No? Wala silang security, wala silang mga security measures na ginagawa. Kasi lahat ng pumapasok sa kanya, they treat them as their patient. No? Kaya hindi sila nagdududa sa mga suspect na pumapasok. Ika-26 na Mayo taong 2011, ang araw na hindi malilimutan ni Dr. Mercy. Ang kanyang normal na araw ng pagtatrabaho ay nauwi sa masalimuot na pangyayari. Ito yung walk-in customer lang to, first time lang niya. Kasi nga, ang nagpa-dental siya, sabi niya sumasakit lang yung ngipin niya, napadaan lang siya, nakita siya ng isang dental clinic. Kaya dito siya nag-ano. Nung tinanong kasi siya, taga saan ho ba kayo, taga Quezon City pa ako, kailang masakit na po yung ngipin ko. Kaya siya dito na lang daw. Yun ang mga alibay niya lagi. Dahil sa easy target di umano ang klinika ni Dr. Mercy, dito pinili ng suspect na isakatuparan ang modus. Ayon sa sinumpang salaysay ni Dr. Mercy, alauna ng hapon pumasok ang isang lalaking nagpakilalang si Aldrin Maliwat para ipatingin ang sumasakit ng ngipin. Ayon pa kay Dr. Mercy, kasama raw nito sa kanyang klinika ang isa pang dentista na si Dr. May, hindi niya tunay na pangalan at iba pang pasyente ng mga sandaling iyon. Mag-ina ang naunang mga pasyente nung pumasok yung akusado. So, being a patient at meron pang nauna sa kanya, he was asked to sit in the lounge, in the sofa, to wait for his turn. Nanood lang ng TV yung akusado habang inaantay ang kanyang turn. May inaasikaso pa raw silang isang matandang babaeng pasyente. Ngunit habang binubunutan ng ngipin, ay tumaas daw ang kanyang blood pressure. Kaya't pinagpahinga raw muna siya ng doktora. Ilang sandali pa, ipinatawag ni Dr. Mercy si Aldrin Maliwat upang mabigyan na ng dental service. Sir, mauna ka muna. Ay, hindi na muna. Paunahin mo na muna po sila kasi hinihintay ko pa yung misis ko. Sabay na po ang magpapagawa. Ngunit, payag raw ni Albert. Kailangan pa raw nitong hintayin ang asawa na di umano'y pasunod na sa klinika. Kung kaya't pinauna na nito ang matandang pasyente.
Pagkatapos daw mabunutan ng ngipin si Aldrin, ay gumawa ito ng alibay na kailangan muna niyang hintayin ang asawa at tumambay muna sa klinika. Kaya binigyan pansin muna ni Dr. Mercy ang iba pa nitong pasyente. Ah, Doc, pwede po bang dito ko nahintayin yung misis ko? At traffic lang po siguro yun. Sure, okay lang. Sige lang, saan ba yung remote ng TV? Daya lang ha. Ah, sir, manood ka mo ng TV dyan. Ah, salamat ah. Hinintay daw ni Aldrin na matapos ang lahat ng pasyente ng doktora at na makaalis na ang lahat. Dito na siya nagdeklara ng hold up. What the accused did right after, it was itali silang dalawa. Si doktora itinali sa isang dental chair, yung dental assistant itinali sa hagdan. Meron kasing mezzanine yung dental clinic. So pagkatali ng dental assistant sa landing ng hagdan, wala rin inaksayang oras yung akusado, naghalughog. Lahat ng pwedeng mapakinabangan dinampot niya. Ano gagawin mo sa amin, sir? Inutusan pa rin ito si Dr. May na itali ang katrabaho gamit ang plastic straw. Ngunit tumanggi si Dr. Mercy kung kaya't si Aldrin ang nagsagawa ng pagtali. Pagkatapos ay ginapos rin ng suspect si Dr. May. Binusalan ng bulak ang bibig at pinalibutan ng packaging tape saka tinakpan ng mga mata nito gamit ang face mask. Nang hindi na makapalag ang mga pobreng dentista, ay malayang naisagawa ni Albert ang pagnanakaw. Buong akala raw ni Dr. Mercy ay makukontento ng suspect sa ginawang pagnanakaw. Subalit matapos daw makuha ni Aldrin ang mga mahalagang gamit sa klinika, mas naging dilubyo ang mga sumunod na eksena. Binalikan daw ni Aldrin si Dr. Mercy at dito na raw kinutuban ng doktora sa makamundong balak ng suspect. Base naman sa salaysay ni Dr. May, dali-dali raw lumabas ang suspect mula sa loob ng klinika at iniwan ang dalawang nakagapos na dentista. Pinilit daw kumawala ni Dr. May mula sa pagkakagapos at nang makalagan ang sarili, inalis na rin niya sa pagkakatali ano'y wala na sa sarili na si Dr. Mercy. Ayon sa gynecologic emergency sheet ng biktima si Dr. Mercy, nagkaroon ng puwersa ang pagpasok sa kanyang ari. Tanda na siya ay pinagsamantalahan. Dagdag pa rito ay nagkaroon na ilang galos sa iba't ibang parte ng katawan ng doktora sa pagpalag niya habang pinupwersa. Sapat na basihan upang makapagsampa ang biktima ng kasong robbery with rape laban sa suspect na si Aldrin Maliwat. Ngunit ayon sa investigasyon ng mga otoridad, iba't ibang pangalan ang kanyang ginagamit. Ang tunay daw na pangalan ng suspect ay si Albert Galang de la Cruz, 33 taong gulang na tubong Pampanga. Ito ay nagngangalang Albert de la Cruz. But during the time na siya ay gumawa ng krimen, iba-iba yung ginagamit niyang pangalan. No? Meron siyang Jake, meron siyang pangalang Aldrin, Jeffrey, Alex. No? At saka yung apelido niya, iba-iba rin. Meron siyang Galang, Beltran, at saka Maliwat, at saka Santos. Pero ang totoo talaga niyang pangalan, ito ay nagngangalang Albert de la Cruz. Matapos ang pangyayari, ay itinawag kaagad ng pamilya ni Dr. Mercy ang insidente sa tanggapan ng Women's and Children's Desk o WCD sa Manila Police District o MPD. And then yung Manila naman ay nagpadala ng report sa amin sa Regional Intelligence Division at doon ay pinag-aralan namin na nakita nga namin na ito po ay yung suspect na to ay isa rin po yung hinahanap naming suspect doon sa nangyaring krimen nga doon sa Manila. Ayon kay Police Chief Inspector Torred, nagkaroon ng series of robbery and molestation sa mga dentista na naganap sa iba't ibang lugar sa National Capital Region o NCR at sa Region 3. Mula sa mga reklamo at police incident report na galing sa iba't ibang distrito ng kapulisan, napagtugma-tugma nilang magkakapareho ang description sa suspect. Nung time kasi na yun, ako'y na-assign sa Regional Intelligence Division, nakita namin na nagkaroon ng series o alarming incident with regards to sa pang-hold up nga sa dentista. Ito yung kakaibang krimen na nagkaroon ng series at saka nagkaroon siya ng pattern of incidents. Kaya ito ay aming tinulungan yung aming mga district police stations and police office.
Dahil sa masusing imbestigasyon ng awtoridad at maigting pagpaplano upang matimbog ang suspect, nasa kote nila si Albert Galang de la Cruz ng Agosto 28, taong 2011 sa bahay nito sa Las Piñas. Nagkaroon kami ng background investigation. Nalaman namin na ito pala ay isang ex-convict nang galing ito sa Bilibid Prison o sa Muntinlupa from 2004 hanggang 2011. No? At nakita din namin sa record niya, medyo meron siyang intellectual capability niya, medyo mababa. No? Pero ayon sa kanya, nung nagkaroon kami ng investigation, kaya daw dentista yung kanyang binibiktima dahil nung siya'y nasa labas pa lang, ay sabi niya meron daw siya isang kaibigan na dinala niya sa ospital at ito ay para mabigyan ng medical attention, pero ito ay hindi inasikaso daw ng isang doktor. Nalaman niya na ito ay nakaputi nga at ito ay doktor, kaya nagtanim siya ng galit. Paghihiganti o sadyang modus lamang? Ito ang ilan sa mga anggulong pinag-aaralan ng mga otoridad sa krimeng ginawa ng suspect na si Albert Galang de la Cruz. Ngunit ayon sa mga otoridad, ito'y pawang mga alibay lamang upang lusutan ang ginawang krimen, kung kaya't hindi ito pinaniwalaan ng korte. Marangal na dentista, ulirang ina at asawa. Pero tila gumuho ang mundo ni Dr. Mercy dahil sa isang pangyayaring sumira sa kanyang pagkababae. Kung ano yung nangyayari sa sekretary ko, hindi ako tumitingin dahil ang ginawa ko, panaydasal lang eh, dahil akala ko oras ko na. Our victim here is a mother of two. She's in her 40s. And I would imagine that the courage and the bravery that she exhibited to pursue this case. If I may emphasize, ang kaso ni Doktora versus the dentist tirador was the first conviction among the 25 or so cases that the dentist tirador committed. Ito yung dahilan kung bakit nakakulong na ngayon ang ating dentist tirador. Her case rested on her testimony. It is her positive identification and the positive identification of her dental assistant of the accused na siya di umano ang gumawa ng krimen. Naging malakas ang laban ni Dr. Mercy sa korte base na rin sa payag ng saksing si Dr. May at ang pinagtagni-tagning investigasyon ng mga otoridad mula sa iba pang insidente. At the time, ang iniisip namin it was an isolated incident. Pero nung nagkaroon na ng exchange with the police and nagkaroon na ng profiling, lumalabas na merong gumagalang kriminal na nagkukomit ng series of crimes against dentists, committing robbery and sometimes committing it as well with rape. Nang mahuli ang tinaguriang dentist tirador na si Albert Galang de la Cruz, hindi lang si Dr. Mercy ang nagsampa ng kaso, kundi pati na rin ang mahigit 15 dentistang na biktima nito. Marami sa mga rape victim ay natatakot na lumabas or nahihiya. Pero si Doktora summoned all her courage to bring this case to court and to pursue this up to the conviction of the accused. In fact, he directed her answer to the accused. Sinabi niya, ibahin mo ako sa ibang mong nabiktima. Kung sila natatakot na lumabas, hindi ako takot dahil sa pamamagitan lang dito, matitigil yung katarantaduhan mo. That was her words. Kung gaano kabilis si Albert Galang de la Cruz sa kanyang modus operandi, ay ganun din kabilis na ibaba ang hatol sa kanya. Hinatulan siya ng reclusion perpetua o habang buhay na pagkakabilanggo noong 8 ng Marso ngayon taon sa salang robbery with rape ng Regional Trial Court o RTC. Pagamat nakakulong na si Albert sa bilibid, hindi naman naging madali para kay Dr. Mercy ang manumbalik sa normal nitong buhay matapos itong maranasan ang dahas sa kamay ng suspect. Bilang isang rape victim, ay pinipilit daw na hamunin ito ang sarili upang malampasan
ang pinagdadaanang takot. Hindi siya tumigil, actually. Buong tapang niyang binalikan ng kanyang clinic 2 to 3 days after the incident. At buong tapang niyang bumalik sa pagpa-practice as a dentist in a week's time. And sabi nga niya sa amin, it will help her recover and it will help her face the future kung babalik siya sa dati niyang buhay at once. Mabilis gumulong ang mga kaso laban kay Albert Galang de la Cruz. Habang buhay man siyang nakapiit, buong buhay namang dadalhin ng kanyang mga nabiktima ang sugat sa kanilang dangal. Magandang gabi. Ako si Martin Andanar. Hanggang sa susunod na pagbabaliktanaw at pagtuklas ng katotohanan, dito sa Crime Classic. Be sure to come back. News 5 Everywhere. Copyright 2013.